sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Amy Marcos na nindigan at matapang na ipinagtanggol ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Hindi man pinangalanan, ngunit tila sa poll sa katotohanan ang naging pasaring ng senadora sa Kamara at sa mga congressman na tila kumakalaban sa pamilyang Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos mangako ng Speaker of the House, Congressman Martin Romualdez, na ipagtatanggol ang Kamara laban sa mga kritiko at sa mga taong gumagamit di umano ng pagbabanta para makuha ang gusto, na tila pinatatamaan di umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Atin niyang matatandaan ang tila patama ng dating Pangulong Duterte sa Kamara. Sa isang pahayag nito, hiniling nito na magsagawa ng audit kung paano ginasta ng ika-apat sa pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ang pondong ibinigay ng taong bayan. At tila humirit din si Congressman Sandro Marcos dahil sa tila pagkampi nito sa di umano'y makakaliwang grupo na isa sa bumatikos sa confidential fund ng Office of the Vice President. Ngunit Senator Amy Marcos, buong tapang na nanindigan sa kanyang prinsipyo na kahit siya na lang ang natitira, mananatili si Senator Amy Marcos sa patuloy pa rin na tapat na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa nga kay Senator Amy Marcos, katulad ng kanyang ama na si Apulakay, mananatili siyang matapat at nanindigan para sa mga tunay na kaibigan. And she quoted, "Sa hirap at sa mas mahirap, sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na dusa, dahil iyan ang iniwang ligasiya sa akin, sa atin ng aking ama, ang makatotohanang pagkakaisa, pagkakaisang hindi bula lamang ng bibig, pagkakaisang nangangahulugan ng pagiging isa, at kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga pagtataksil at pangbabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan na para sa kanya." Saad pa nga ng senadora, ito ang pinakaunang gobernadora na sumuporta kay dating Pangulong Duterte noong 2015. Dagdag pa nito, "Hindi lang dahil kaibigan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katraydoran." End quote. Kaya't ayon sa ating mga kababayan, tila napahiya si Congressman Sandro Marcos at Congressman Romualdez dahil mismong kapamilya nito ang sumampal ng katotohanan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, iba ka talaga Senator Amy Marcos. Napahiya tuloy si Kong Sandro at Kong Romualdez. Mismong kapamilya pa nila ang nagbulat sa kanilang mata
kung ano ang katotohanan. Hindi yata nila alam si Duterte lang ang sumang-ayon na ilibing sa himlayan ng mga bayani si Apolacay. Mahiya naman kayo. Aimee Marcos lang malakas. Saludo ako sa prinsipyo mo, Ma'am Senator Aimee Marcos. Pinaglalaban mo ang tama. God bless you always. Huwag sana prinsipyo at pansariling interes ang unahin. Mag-isip sana ng mabuti para di magsisi sa huli. Matutong tumanaw at rumispeto sa mga taong tunay na naglingkod sa bayan at serbisyong totoo na walang kapalit na hinahangad. Duterte lang ang tunay na may malasakit sa bayan. Nako, nakaka-disappoint naman. Basahin natin. During the break, there were threats against one of the House members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity not only towards the Speaker but for the institution as a whole and its sanctity. I could not give you the exact date but I understand that it was done on a certain TV network. Nako, ginawa niyo pang blind item. And some words were said to malign the reputation of our institution. Reveal niyo na, Sandro! Pa-blind item pa tayo eh. Ako na, ha? Ako na ang magsasabi. So ang TV show na yon is SMNI or TV network pala. Sino ang nagsabi nun? Diretso tayo, Sandro. Sino ang nagsabi nun? Si former President Rodrigo Duterte. Si former President Rodrigo Duterte na dahil sa kanya nalibing sa libingan ng bayani si Apolacay. Tama. Na dahil sa kanya malaking porsyento bakit nakabalik ang mga Marcos at nagtiwala ulit, 'di ba? Ang majority. Totoo 'yun mga kaibigan. Malaki na iambag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kaibigan, kung bakit nakabalik ang Marcos. Halos siya yung nagpamulat sa atin, mga kaibigan. Si Duterte ang nagbukas ng mga mata natin para makita natin kung ano totoo ang nangyari sa mga Marcos. Sa mga Marcos. Yes, maraming loyalista. Pero hindi nyo po maipagkakaila na marami kaming mga Bisaya. Bisayas, Mindanao. Kaya nga nakipagsanib puwersa si President BBM kay Indaysara, di ba? Kaya nga willing mag-adjust si President BBM kay Indaysara, di ba? Kaya nga hinihintay nga ni President BBM at that time kung ano ang desisyon ni VP Indaysara. Kung tatakbo ba siya as president? Kasi willing, no? Willing magpakumbaba si President BBM para lang makatandem si VP Indaysara. Hindi po natin iyan pwedeng ipagkaila. Kaya nga unity, di ba? Kaya nga tandem, di ba? Ang malaking tanong dito, bakit ganun na lang kung protektahan nyo yung Disney princess nyo na si Franz Castro? Bakit ganun na lang, di ba? Simula yun eh. Kaila Franz Castro, mga kaibigan, yung mga buwisit na yan eh. Mga makabayan black na yan. Saan nila nagsimula ito, mga ganito-ganito eh. Bakit gano'n na lang yung pag... Malamang sa malamang mga kaibigan, tuwan-tuwa ang mga makabayan black ngayon, no? Pagka-dramatic nyo at pagka-OA nyo sa kanya. At sinasabi mo ba dyan, there were threats against one of the House members. Sino ba? Eh, ang sinabi lang naman ni former President Rodrigo Duterte na ang confidential funds ay para sugpuin ang mga makakaliwang grupo. Nagsabi siya ng name, Franz, pero hindi kumpleto. Diba? Akala ko ba lawyer kayo? Ba't kayo nag-a-assume? And in the first place, bakit parang hindi na mabigat sa inyo, diba, ang word na makakaliwang grupo? Bakit wala na lang yan sa inyo? Bakit ngayon nag-join force pa kayong lahat? Bakit? Para pagtakpan ang mga pinaggagawa nyo dyan sa Kongreso? Bakit? Para magkaisa kayo para saan? Para ipagpatuloy yung pananahimik nyo at hindi nyo, di ba, pagsasapubliko kung saan nyo nagagamit at nagagastos ang pondo nyo? At bakit ba kayo nagkakaganyan? Di ba? Ang sinabi lang naman ni former President
Duterte, open the book. Isa publiko nyo, saan nagagastos ang pera, ang pondo? Partida, may anak pa si former President Duterte na congressman din. Partida ha? Ganun katapang si former President Duterte. Nakakalungkot lang mga lods. Ako, sa totoo lang, idol ko tong si Sandro Marcos eh. Yung talino niya, 'di ba? Yung pananaw niya, yung the way siya magsalita. Pero ngayon, anyari? Grabe ha? Grabe. Bakit pagdating sa mga makakaliwang grupo ngayon, parang bakit parang ang soft nyo? 'Di ba? Parang 'di ba? Nagkakaisa na ba kayo pati mga makakaliwang grupo? Tapos sa midterm election, sisip-sip na naman kayo kay VP Inday Sara. Alam nyo, nakakaawa talaga si VP Inday Sara kasi yung mga nakapaligid sa kanila, yung mga nakapaligid kay VP Inday Sara, ewan ko kung totoo o nagbabalat kayo lang. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.